Good morning! Ngayon, gagawa ako ng simpleng munggo or ang tawag dito sa amin ay balatong. Una, pakukuluan ko muna ang balatong sa tubig. Kumukulo na yung munggo. At kung yung munggo ay malambot na, pwede na natin itong ahonin. Una, maglalagay tayo ng mantika para sa panggisa. At isunod naman natin ang garlic. Pag mabango na ang garlic, isunod naman natin ang onion. Add tomatoes. Add pork. Hayaan nating mag-brown o maluto na yung pork. At pagkaluto, saka natin isusunod ang balatong. After ng kamatis, after ng tomato, nilagay ko ang pork. So may pork na dito. Isunod natin, add pepper, paminta, at haluin. Ito ang nagbibigay bango sa ating niluluto. Bago kayo maglagay ng tubig o mga liquid, unahin muna natin palagi ang paminta, patis, o kung may toyo-toyo din. Yun yung sikreto para yung aroma o yung bango ay lumabas. So, ang kasunod ng paminta, isusunod naman natin ay ang fish sauce or patis. O, ano nangyayari, diba? Lumalabas yung pagkabango niya. Yung mga dry na ingredients, yun muna mauuna. Para lumabas yung bango. Nilagay ko na yung pork. Nilagay ko na yung paminta at saka yung patis. Isusunod ko naman ngayon ay yung munggo. So, itong munggo, pagkalagay ng munggo, pipiratin natin. Pipiratin, dudurugin. Hindi naman durug na durug. Ganyan lang siya. Natutunan ko itong lutuin. No? Ako ay mga grade 3. Siguro magnanay na ako. Magnanay ni years old ako. At tinanong ko yung matanda na kapitbahay namin. Bakit tinudurog? Ay namatay na. Hindi ko na alam kasagutan kung bakit. Ayan. Okay. Yan, at lalagyan na natin siya ng mahiwagang water. Okay, lagyan na natin siya ng water. Dun kanina sa patis na inilagay ko, hindi kadamihan yung una kong nilagay na patis, yung dry pa lang siya. Kasi nilagyan ko lang siya ng patis para bumango. Pero kung kulang pa ang patis, pwede naman natin siyang dagdagan according to your taste. Tapos hahaluin natin itong balatong
or munggo. Ayan. At pagkahalo, hintayin nating kumulo. Pakuluin muna natin. Ano? Para sa ganon, maluto siya ng maayos. So, hintayin natin, ha? Tsaga-tsaga lang. Ayan, kumukulo na. Ilagay naman natin ay ang pork cubes. So, nilagay ko na yung pork cubes para sa ganon, mas sumarap ang lasa. At kanina, tinikman ko, matabang-tabang pa siya. Lalagyan ko pa rin siya ng additional na kaunting patis or fish sauce. O, tikman uli. Baka mamaya mapaalat. Itong reciping ito ay itinuturo ko or hiyang sa mga hindi pa marunong magluto o nagsisimula pa lang sa buhay. So, ito. Tingnan natin at haluin natin kung ano nangyari. Pag maghahalo, kailangan may kasamang pagmamahal. Kasi pag galit ang naghahalo, awan ko lang kung anong kalalabasan ng inyong luto. So, hintayin pa uli natin, ha? Isusunod naman natin ay ang swatanghon. Yung swatanghon, kailangan munang ibabad sa tubig bago ito lutuin. Pag ito'y hindi binabad sa tubig, matigas na matigas siya. Para lumambot, ibabad muna natin sa tubig. Okay, ito siya. Ang mahiwagang swatanghon. Napakasarap pag may swatanghon. Tsaka additional siya, dagdag sa recipe or sa recipe ng ating niluluto. And then, last ay ang ating mahiwagang dahon ng sili. Yan. May mga version ng munggo na nilalagyan ng tuyo at tsaka ng gata. So, hindi ko muna ginawa yon sa ngayon kasi gusto ko munang i-demo or ituro sa inyo yung papaano na basic na munggo, na luto ng munggo. So, ito para lamang malaman natin yung pinakang basic. So, ayan na. Guys, ito na ang ating finished product na munggo. At kung naibigan ninyo ang videong ito, mag-subscribe kayo. Please subscribe and like and share. So, hanggang sa muli sa ating pagluluto. Bye!